Hey, what's up mga bro? So sa pagkapanalo nga ng Washington Wizards kanina kontra Pelicans, si Russell Westbrook muntik na naman magtala ng triple-double. Nakapagtala siya ng 36 points, 15 rebounds at 9 assists. Nasinundan din naman niya ng 30 points ni Bradley Beal. Grabe nga tong laban na to mga bro dahil alam naman natin na parehas tong may pag-asa pang makapasok sa play-in tournament. Hindi sila nalalayo sa 10th spot. Pero yung Westbrook kanina hindi magawang mapigilan ng Pelicans, lalo na pagdating sa overtime. Kung saan yung last 12 points ng Washington Wizards, sa kanya nang galing yung 10 points. Kaya naman dahil sa matinding takeover niya sa overtime, nakakuha nila ang panalo sa score ng 117-115. Maraming nagsabi noon na sa pagdating ni Westbrook dito sa Wizards, malalaos na daw siya. Hindi na daw mababalik yung Westbrook na naglaro noon sa OKC. Pero bakit ganun? Yung sinasabi nilang malalaos na Westbrook, nag-a-average pa ngayon ng triple-double. 21.8 points, 10.8 rebounds, at 10.9 assists per game. Ganyan ba ang magiging average kapag sinabi mong malalaos? Well, sa tingin ko hindi si Westbrook ang problema sa team ng Wizards. Halos lagpas nga sa 10 games yung tinalo ng Washington na may triple-double ang isang Westbrook. Sa uling 16 games ni Westbrook, 13 dyan ay nakapagtala siya ng triple-double. At sa 13 games din na yon, ilang mga laro din ang hindi madaling laban para sa kanila. Dalawang beses nga nilang nakaharap itong may best record ngayong season na Utah Jazz. At sa dalawang laban na yon, nakakuha ng Washington ang panalo sa pangungunayan ni Russell Westbrook. Actually, hindi nga nakaisa ang Utah Jazz sa kanila at hindi na rin makakaisa dahil wala na silang laban at dahil yan sa isang player na naghahalimaw sa tuwing magtatapat sila. Unang game nila gumawa si Westbrook ng 35 points, 15 rebounds at 13 assists. Sumunod na laban ay sa mismong home court na ng Utah Jazz, kung saan kumanana naman siya ng triple-double, 25 points, 14 rebounds at 14 assists. Siya din ang nagbigay dagger sa panalo na yan ng Washington. Kung si Curry, grabe yung paghahalimaw at pagbubuhat ngayon sa team ng Warriors, well ganun din para kay Westbrook. Ang kaibahan lang nila ay may Bradley Beal na kasama, etong si Westbrook. Pero kung titignan sa stats na pinapakita niya every game, hindi din talaga maikakaila na malaki din ang naitutulong niya para sa team. Isa nga tong si Westbrook sa naging favorite player ko nung time na nasa OKC pa siya. Yung tandem nila ni Durant ang isa sa matitinding duo sa NBA noon. Talagang kaya nilang makipagsabayan sa mga bigating teams tapos palagi pa silang nasa itaas ng standings. Kaya naman hindi porket nasa mababang team o let me say mahinang team etong si Westbrook, ihina o malalaos na siya. Kundi siya pa din yung Westbrook na nakilala natin noon. Yung napaka-rare na triple-double na stats noong 80s, 90s at miski nitong 2000 lang, naging hobby lang para sa isang Russell Westbrook. If ever nawala siya ngayon sa Washington Wizards mga bro, saan kaya siya pwedeng maglaro o bagay maglaro? May idea ba kayo? Kung meron, magkomento lang kayo sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yan lang mga bro, maraming salamat sa panonood. Peace bro!